Ang dami nagtatanong guys sa TikTok, sa YouTube, sa aking mga social media platform kung paano nga ba daw nila malalaman kung pakakasalan sila ng mga jowa lang Arabo. And ito yung mga tips na alam ko. I-share ko sa inyo guys yung aking experience. Kami mag-asawa in just 4 months nagpakasal na kami. Honestly, in just 2 months na dapat kasal na kami. Pero yung another 2 months, nasa bakasyon ako sa Pilipinas kaya hindi natuloy. And dito kami guys nagpakasal sa Qatar. It was 11 years ago. So, paano mo nga ba malalaman kung pakakasalan ka ng boyfriend mo na ibang lahi or especially Muslim or Arab guys? Sila guys, hindi po sila mahilig sa long engagement or matagal na relasyon. Normally, months or 2 or 3 years, nagpapakasal na talaga sila. Hindi sila talaga pumapayag ng masyadong matagal na panahon na maging relasyon lang na ganyan, na engagement lang. Well, hindi naman po lahat ay nagpapakasal ng sobrang bilis. Meron din mga occasion or mga tao na matagal din kinasal. Pero may mga reasons kung bakit sila kinasal ng matagal. Katulad na lang guys, yung aking hipag. Ang pagkakakwento niya sa akin, kinasal sila after 10 years. Kasi on and off yung kanilang relasyon. And besides that, matagal sila magkakilala yung family nila, ganyan. Nag-aaral pa lang sila, magkakilala na sila. And then on and off yung relationship nila. And then, nag-abroad yung lalaki. So, kaya medyo natagalan. Dapat talaga ipapakasal siya sa ibang lalaki. Ang kaso sabi niya, gusto talaga daw niya yung brother-in-law ko ngayon. Yun talaga yung gusto niya mapangasawa. Kaya hinintay niya talaga. At guys, kung gusto ka nilang pakasalan, sasabihin talaga nila na gusto ka nilang pakasalan at pakakasalan ka nila. Hindi yung iniiwasan yung topic or kapag tinanong mo, hindi sasagot or sasabihin, inshallah, ganyan. And maganda naman yung sagot na inshallah guys, pero mostly kapag kaganon, hindi. Yun. Meron na akong isang video before na sinabi ko doon na paano nyo malalaman kung pakakasalan kayo ng lalaki. Tanungin nyo kung hanggang dito lang sa bansa na to or kung nasan kayong bansa yung relasyon nyo or pwede pang mag-level or may plano silang i-level up yung relationship ninyo. Like pag-aasawa. And itong viewer ko na to, yung nakapanood ng aking video, ayun nga, tinanong niya yung boyfriend niya, ayun ang sinagot sa kanya, hanggang dun lang sila sa bansa na yun. So, dun niya, ayun, nagulat siya sa sagot kasi yun nga yung tungkol sa video ko. Kaya ayun, nalaman niya talaga yung totoo. Kaya kayo guys, alam ko hindi siya magandang sa pakiramdam, pero i-try niyo tanungin. Try niyo tanungin kung hanggang saan yung relasyon niyo, kung may plano ba sila sa inyo. So ayun, doon niyo makakuha talaga yung sagot. Kasi guys, sa totoo lang, iba-iba naman kasi yung way ng tao kung paano malalaman kung pakakasalan kayo ng isang tao. Ganyan. Hindi ko talaga masasagot nang direct. Ang ma-share ko lang sa inyo kung ano yung na-experience ko at kung ano lang yung nalalaman ko. Yun. Pero ayun nga guys, hindi sila mahilig sa long-term relationship. Pagka gusto ka nilang pakasalan, pakakasalan kayo nila right away. And madami na naka-experience ng mga Pilipina dyan, especially dito sa Middle East, na talagang pinakasalan sila ng mabilis lang, less 2 months, 6 months, or 1 year, ganyan. Pinakasalan talaga sila agad. So, ayun. Kaya, malay nyo guys, tanungin nyo sila. Or, pakiramdaman nyo. Ganyan. Okay guys, salamat!